Siguro marami nagtataka dito, bigla akong sumipot dito sa hearing na ito. At wala naman pong kasinungalingan, ang ABS-CBN malapit sa puso ko yan. Dahil siguro sa ayong lahat ng senador, ako lang ang lumabas ng personal na naging artista ng ABS-CBN. Kaya hindi po nangangulugan na nandito ako para ipakita na ako'y bias na, di ba? Pero automatic naman yon. Kaya sinasabi na ako naman tapatan lang. Sinasabi po, nung bago mag-hearing dito, lagi kami nag-uusap-usap ng mga kasama ko senador dito, ibalik nyo lang kung mabuhay si Pinuno, bahala na sila. Kaya po kanina, nanonood ako sa presentation ni Mr. Katikba. Ang tanong ko lang po, ilang taon na ang ABS-CBN? 66 na po pag sinama natin. 66 na po pag sinama natin. 66. Ilang beses na kayo kumuha ng franchise? I think pangatlo na po. Pangatlo. Sa pangalawa, sa una, sa pangalawa, nahirapan ba kayo o hindi? Hindi pa yata ako pinapanganak nung una, Your Honor. Madam Pareho tayo. Kaya tinatanong ko sa iyo eh. Baka kay Madam Bitanes, alam niya. Hindi pa. Ay, Director na Joel Mag... Correct, ikaw, alam mo na? Hindi rin po. Hindi rin, pare-pareho tayo. Pero ako, senior citizen na. Ngayon po, marami po kasing na nagkukuro-kuro, may bumabanat sa mga ABS-CBN kasi ang pinapakita nyo sa TV, puro pabor sa inyo eh. Walang nagsasabing against sa inyo. Kaya sabi nila, bias kayo kung mag-promote sa TV. Ang tanong ko lang po, may mga tumitira sa inyo na kamukha ko, naging artista ako, pero iba po ako dahil kasi hindi po ako humingi ng overtime. May tumitira po sa inyo, kapwa ko artista, na hindi kayo nagbabayad ng overtime. Sinong sasagot sa inyo? Madam Chair, may I request that Cory Vidanes, our COO for broadcast, be allowed to answer. Ms. Vidanes, Pinuno, Senator Pinuno, ang mga artista po ay binabayaran per program po per taping day. So hindi po talaga sila binibigyan ng overtime dahil output po for each taping day po ang bayad sa aming mga artista. Ilang oras ang taping day? Hindi, kasi ako natanong din ng ABS-CBN, kung may cut-off kami, pwede ako mag-cut-off ng hanggang alas 12 ng umaga, hanggang alas 2. Naalala ko nung kasama ko pa si Eddie Garcia, tinatanong ko kung anong cut-off niya, sabi niya hanggang alas 2 daw siya. Nasa artista po yun eh. Kaya hindi naman siguro babayaran ng overtime kung hihingi ng cut-off. Kahit magdamag kami mag-shooting, ako di po humingi ng cut-off kahit alas 6, alas 9. Kami ng umaga natatapos. Yun lang po. Yun po ang mga ibang katanungan ng iba na wala silang overtime, hindi sila binabayar. Lalong-lalo na po may nagsalita na wala daw po, sa 11,000 na nagtatrabaho sa inyo, wala daw po silang SSS, Pag-ibig. Totoo ba ito? Pinuno, hindi po totoo yun. Lahat po sila may mga benepisyo po above the mandated benefits of the government. Kaya ko lang po tinatanong to dahil mga bira nila sa inyo patalikod, baka masagot nyo dito sa kapulungan na ito. Ngayon, may pag-ibig ba sila? Yeah, pag-ibig. If I may answer, Madam Chair. Yung mga project employees po na naka-assign sa mga programa, we call them program employees, pursuant to policy instruction number 4, ABS-CBN pays for their SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. We shoulder that full amount. Para po sa mga artista who are hired as independent contractors, mga writers, directors, because the contract is a negotiation, depende po yun sa negotiation. But for the bulk of our independent contractors, we provide for SSS, Pag-ibig, PhilHealth, among other benefits po. Hindi lang hanggang doon.
yung mga crew ninyo? Kasama po, meron po.